Magandang umaga, Pilipinas! Buti na lang mayroong mga pag-aaral dito sa ating bansa ng meteorology. Sa pamamagitan kasi nito, mas nauunawaan natin ang iba't ibang weather phenomena. Halika't samahan mo kong sagutin kung papaano at bakit nagaganap ang isa sa mga ito. Minsan bang naitanong mo kung bakit kahit na mainit ang panahon sa umaga, pagsapit ng hapon o ng gabi ay madalas umuulan? Thunderstorm ang tawag dyan. Kadalasan itong nagdadala ng mga panandalay ang biglaang pag-ulan na may kasama pang pagkidlat at pagkulog. Ang kidlat ay kadalasang tumatama sa matataas na bagay pero pwede rin itong tamaan ang tao. May kasabihan na lightning doesn't strike twice, pero totoo ba talaga ito? Iisang beses nga lang ba talaga pwedeng tumama ang kidlat sa iisang lugar o tao? Sa tingin ko, tsamba siguro. Tsamba lang siguro. Sa tingin ko po, maaari pong mangyari yun sa mga tao dahil meron din po ako nabasang balita dati na tinamaan din po siya ng kidlat. Pero meron isipin din po natin mga circumstances tulad ng una pong tatamaan is yung mga puno, yung mga buildings, ganun po. Sa tingin ko, na hindi imposible na mangyari yun. Hindi tumatama ang kidlat ng dalawang beses sa isang tao lamang. Depende po kasi kung saan siya natamaan. Kasi kung natamaan siya sa utak, baka magka-severe problem and then baka di niya makayanan. Pero yung iba, meron naman daw po nakaka-survive. Sa tingin ko po, pwede naman po silang matamaan kasi hindi po natin masasabi kung kailan po tayo natatamaan. Pero feeling ko po talaga, matatamaan po ng dalawang beses. Pwede po matamaan. Conform eh, kung ang kasabihan nga, kung may daw may kasalanan, yun daw natatamaan. Sa tingin ko pwede kasi hindi naman natin masasabi na isa lang o tatlo kasi talagang sa panahon natin na meron talaga nangyayari na nagiging dalawa sa hindi may paliwanag din na explanation. Feeling ko po hindi kasi super small ng probability na mag-strike yung thunder sa same spot ng twice. Actually hindi po. Hindi po pwede. So kung sino mayong matamaan ng ganon, siguro matinding kasalanan yung tao na yun. Kasi po, tinatamaan siya ng matinding kidlat eh. Di ba? So kailangan po tayong magdarasal sa Panginoon. Tayo po'y maiwas tayo sa ganumang pagkidlat na yon at mabuhay tayo hanggang kamatayan. Ganon. Oo naman po. Tulad ng pag pwede po kayo mag-break ng dalawang beses, syempre pwede rin po tamaan ng kidlat dalawang beses po. Tama, maari pong tamaan ang tao ng kidlat ng dalawang beses. At once po na natamaan tayo ng kidlat, maari po tayong mag-suffer ng burns, cardiac arrest at maaaring maging sanhi ng pagkamatay. Ang peak ng thunderstorm ay tuwing buwan ng Mayo, pero araw-araw pwede itong mabuo. Kaya kapag umiiral ito sa inyong lugar, dapat lumayo sa bintana. Iwasan ang paggamit ng cellphone at paglapit sa tubig dahil maaaring dumaloy ang current mula sa kidlat. Malaki ang tsansa na tumama ang kidlat sa tao ng dalawang beses, lalo na kapag naabutan sa gitna ng kapatagan. Kapag nangyari ito, maaaring gawin ang tinatawag na thunderstorm squat. Umupo nang ang dalawang sakong ay magkadikit habang tinatakpan ang magkabilang tainga. Sa pamamagitan nito, dadaloy ang kuryente sa mga binti at maiiwasan ang pag-akyat nito sa vital organs. Malaking panganib ang maaaring dulot ng kidlat. Kaya naman ang mga kaalamang ito ay dapat mong tandaan para sa oras na tumama ang thunderstorm, masisiguro ang kaligtasan. Para sa Panahon TV, ako si Eunice Suntayas.